Inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may mga paglabag sa karapatang pantao sa pagpapatupad ng Duterte drug war. Pero gate niya, hindi siya o ang dating Pangulo ang nag-utos ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang arkitekto ng madugong war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan libo-libo ang naitalang napatay, umamin ngayon na nagkaroon ng mga human rights violations sa pagpapatupad ito. Pero giit ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi niya ito utos at hindi rin utos ni dating Pangulong Duterte. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, eh dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. At saka walang pulis. Unless of course na mayroong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Hindi raw dadalo si De La Rosa sa investigasyon ng Kamara sa War on Drugs dahil sa interparliamentary courtesy. Ito yung tradisyon kung saan hindi makikialam ang Senado at Kamara sa trabaho ng isa't isa. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? For me, I find it useless to attend. Mm-hmm. Dahil masasayang lang yung oras natin at pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. Pero mapipilitan daw si De La Rosa pumunta kung dadalo rin si dating Pangulong Duterte. Lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong ikakapitalize yung hearing na yan. Siya ang presidente noon, ako ang chief PNP. I was his implementor on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tagutin at his level as the president, yung sa level ng chief PNP na tanong, dapat masagot ko rin. Sa isang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque, nagpasabi na raw si Duterte na hindi siya dadalo sa pagdinig pero handang humarap sa korte. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, nasabon ang mga pulis na nag-operate noon sa drug suspect sa Payatas, Quezon City kung saan tatlo ang namatay dahil hindi raw alam ang protocol ng Oplan Tokhang na kanilang ipinatupad. Ano po ba ang protocol na gagawin sa Oplan or Project Tokhang, which is differentiated from Oplan Double Barrel? Nung time po kasi na yun, sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas. Sumusunod ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Nagkamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw. Pero alam niya po yan, dahil ito po matinong tao po ito. Lumabas din sa pagdinig na wala ni isang pulis ang sinampahan ng PNP ng kasong kriminal sa mahigit 6,000 drug suspect na napatay sa mga police operations sa drug war. Sabi ng PNP, sa NBI daw kasi lumalapit ang mga kaanak ng mga namatay dahil walang tiwala sa mga pulis ang mga ito. Humarap din sa komite ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK na ang ilan ay lalapit daw sa ICC o International Criminal Court para mapanagot ang mga pulis na pumatay umano sa kanilang kaanak. The reason why talagang nakakaroon tayo ng investigation sa committee ito, to prevent some of our people here to go to the ICC, dito lang sa atin, tapusin na natin. Hindi dumating sa pagdinig sina dating Solicitor General Jose Calida at ang mga dating hepe ng NBI, PNP at PNP-IAS, kaya maglalabas ng show cause order ang komite para sa kanila. Habang dinidinigdaman ang EJK sa loob ng batasan, nagrally sa labas ang mga militanteng grupo na nanawagan ng hustisya sa mga biktima ng EJK at pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.